Ngayon mga countries, may ipakikita ko sa inyo yung rare varieties ng 2010 10 piso bimetallic coins. At syempre, pag-uusapan natin yan. Kalimayunan po, nagbabalik at siyempre bago lang tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang pasalamatan yung pinanggalingan ng 10 piso ang ating ipakikita sa ating moderator na si Jason, no? Yung kanyang store sa Lazada, Bayona Collections. Ayan. So tignan ninyo mga countries yung mga 2010, ito yung mga reverse dye 3B na pangkaraniwan or common lang. Ayan, meron tayong mga ilang piraso dito para ma-comparison natin maya-maya lang. Ayan o. 2010 reverse dye 3B at syempre malamang karamihan ng inyong hawak sa ngayon ay itong reverse dye 3B. Ayan, 2010 o. Alam nyo, hindi tayo basta-basta makakakuha ng mga, kasi mabababa po yung mga frequency pag mga variation. Meron pong sobrang low mintage sa mga varieties sa mga 10 piso. Bago lang natin ipakita yung nag-iisa na yan, yung 22 na yan, hindi na ganoon kaganda ang kondisyon, pero rare po yan. Tingnan natin ang record sa limista. Ang sabi, dye 3A wide spacing lines, tinutukoy niya yung highlighted na yon, yung group sa ilalim ng bundok, ay ayan po ang basihan na sa ngayon. Pag sinabing dye 3B naman, tight spacing lines, mas makikipot yung mga groove. Diba? Ayan po yung dye 3B na pang karaniwan. Reverse dye 3B tight spacing lines, no? Kasi pag sinabing reverse dye 3A, yun po yung malalawak, no? At pag tinignan mo naman ngayon, yung frequency niya, pag sinabing reverse dye 3A, reverse dye 3A ay 0.6 lamang mga countries, napakababa. At yung reverse dye 3B ay 16%, no? Marami ang mintage nitong reverse dye 3B, kaya nga marami po tayong hawak niyan at marami na rin po tayong pinakawala niyan kasi pinili ko na lang yung mga ganda. Pero kahit common, dapat meron din po kayong hawak, mas lalong lalo na syempre pag rare. Ayan po ang ating pinagsisikapang makakakuha tayo, no? Ayan, balikan lang natin yung common 2010 reverse dye 3B tight spacing lines doon sa groove, yung sa ilalim ng bundok nga yun eh. Hindi po batayan ng istas dito ha. Isang tabi po muna ninyo pagdating sa 2010 ay spacing lines na po ang pinag-uusapan dito. Hindi po iyong istas ha, para mas malinaw lang po tayo kasi dati ang update eh, di pa tayo nakapag-update noon. Medyo nagkaroon lang ng kalituhan. Pero sa ngayon, nililinaw na po natin yan. Para doon pa sa hindi pa mga nakakaalam, ito po ang reverse dye 3A 2010. Baliktarin natin para inyong makita. Kitang-kita po kaagad yung kaibahan compare doon sa tatlo. Diba? Sabi nga, wide spacing lines or malapad yung mga groove doon sa ilalim ng bundok. Diba? Yung bundok, yung diba, araw tapos bundok tapos yung mga guhit na horizontal, no? At ang laki po ng diferensya dito sa mga reverse dye 3B. Tama nga yung record sa Nemista, no? Tight spacing itong mga reverse dye 3B. At hindi ganun ka-imbose yung script of legend ng mga reverse dye 3B. Ayan, yung tatlo na yan ang common. At isa pang palatandaan sa mga reverse dye 3A, no? Medyo mas imbose ng bahagya itong mga reverse dye 3A, no? Bukod sa white spacing lines. At meron pang extra nga line dito sa side. Oh. Ayan, no? Kita ninyo yon. So may error pa. Diba? So additional value na naman po yan. So ayan po mga countries, no? At masaya ako at naipakita sa inyo na hawak ko mismo yung reverse dye 3A na 2010. Kasi mga nakaraang buwan, mga inaipakita ko sa inyo eh, galing lang po yung mga picture na yon sa ating mga kasama na isinair sa Coin Hunters, no? Iba kasi pag mismong hawak mo. So salamat sa Bayona Collections at na isama itong
rare varieties. Ayan, kung bago ka lang po dito, no, mag-subscribe po kayo. At huwag po ninyong kalilimutang mag-comment. Sumali kayo sa mga balitaktakan sa comment section natin para marereplyan natin ang inyong mga komento. Ayan po, I'm out. God bless you all po.